What's up guys, this is El Capitan aka Captain Les, and welcome to my vlog. So medyo maulan dito sa Brazil guys, nandito kami sa Santos. Kailan natin paano kunin? Pagsipat ng gyro air trusan sa araw. So ito yung azimuth circle na tawag. May bandila. So bali guys, yung araw kasi hindi nyo direct ha, masisipat dito. So ang pagkuha, dapat yung araw nakasintro dito. Kita mo naman? Oh yes sir, yung may parang sinulid. Oh. So kailangan yung bilog niya nakasintro yung araw, yung object. So kasi araw yan, hindi mo siya pwedeng direct na masipat ng gano'n ng naked eye mo. Kasi silaw yan, di ba? Kailangan mo itong glass, saka itong isang glass na to, parang reflector siya. So dito mo siya kukunin, sisipati mo siya, tatamang mo yung araw. Tapos kung nakita mo yun, kulay green dito. Green ba yun o light green? Light green. May kita mo siya dito. Ito mo yung ano, i-adjust mo lang to hanggat makikita mo yung araw, yung object. So may kulay green siya, sintro mo siya dito. So kailangan yung tubig, ito parang level oh. Kita mo, Van? Oh sir, kita. Ayan, sir. Tubig oh, kaya ito tumatakbo. Kailangan nakasintro din siya dyan sa gitna. So gitna, kailangan gitna yung tubig na yan. Takas gitna rin yung araw. So pag nagitna mo na siya yung dalawa, nasa gitna na. So makikita mo na yung ano dito, yung bearing niya. Dito. Doon, ito sa ilalim Van, sa ilalim. Pinam sa ilalim dito. Ito. Dito sa glass, hindi dito, dito sa glass. Ayun, kita mo doon? Hindi makita sa akin, video sir. Yung babang muna. Dito, ito sa may salamin doon. May bearing doon. Hindi makita? Hindi makita sa camera sir. Ilan mo yung rate? Dito. Sa camera sir, hindi sir. Sa ilalim. Ayun o. Ayan. So dito mo makikita yung bearing mo. Ayan. Hindi dito, dito. Yun din nagre-reflect doon, kita yan doon. Ayun o. So meron siya nga doon, makikita mo na yung bearing after niyan sir. Pag nakita may bearing ka na, so magka-count ka na by manual. Pupunta ka doon sa clock mo, sa orasan. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, ganun. 1000, basta 1000 kasi. Pero 1000, sikat yun. So, bawa, sampo na lang. Pagdating ko dito, 1019. So, titingnan mo agad yung sequence niya. Yung sequence, dito ako tumitingin. Sequence. Tapos, kailangan dyan yung UTC kukunin mo. So, pag sequence, halimbawa, yun, manakuha mo na yung sequence. Diba? So, pagkuha mo doon, sequence. Sakuha mo na yung, halimbawa, yung bilang mo. 19 seconds. So, yung nakita mo doon, pagdating mo doon ay 14 seconds 18:42 minutes 18 hours to minutes seconds. So bali ito UTC lagi kukunin nyo ah, kasi yun ang nasa nautical almanac UTC. So ima-minus mo yun. So 14 minus 19 so cannot be. Baro kami 60 dito, alam na nila yan. 60 plus 14. 74. So magiging 74 yan. Hirap ka ng 60 dito, may 74 minus 19. So magiging 55. 55. So ito magiging 41. 18. So bali ito yung UTC mo. So bali itong UTC na to, ito yung time na yung dapat na pag sight mo, yun nakuha mo yung bearing. So ito yung true time niya. 55. Ito na yung corrected. Yung correction niya. So, ito na yung corrected niya. So, 18, 41, 55. Then, kukunin mo yung position mo ngayon. Nung pag, ano mo doon, pag katapos mong kumuha ng oras, kunin mo yung position mo. Latitude, longitude. Then, yung gyro course mo. Magnetic course. Then, variation. Okay? So, halimbawa, nakuha mo na to. May nakuha ka ng ano, nakuha mo na yung oras mo. So, UTC 18 41
55. So, sama na lang din natin yung local time para 15, 41, 55. Paano naging 15 siya? Kasi po, nasa area po kami na ang CD namin, sound description is plus 3. Okay? Then, kinuha na natin yung latitude, longitude. Nakuha mo na yung latitude, longitude. So, latitude 32, 09.3 south, longitude 050, 17.7 west. So, lagay mo lahat ng details mo dito. Ah, lagay mo din pala yung date. Kumuha ka 24, sample lang, December 2021. Then, gyro bearing. Gyro course, magnetic course. Itong gyro bearing, ito yung site mo doon. Yung kinuha natin doon, yung sinipat natin doon. Halimbawa, yung nasipat doon ay 269 degrees. Gyro course ay 035. Then magnetic ay 046. Magnetic course, dito kayo kukuha. Sa gyro, dito. Magnetic course, then variation. Tapos, declination. Ito natin lagay. Declination. So, dito ko na sa GHA. Kukunin mo na yung GHA. Increments. So, ang variation, saan kukunin yun? Kasi, i-release tayo. Doon sa ICDIS. Doon kami sa ICDIS kumukuha, guys. Oo. So, kailangan pa paliwanag na pagkuha ng variation. Hindi na. Variation natin nung kinuha doon ay 16.0 west. So, paano kukunin yung GHA tsaka increments? So, dito na tayo pupunta sa kukunin natin yung nautical almanac. Okay? Nautical almanac. So, paano kukunin yun? Sa nautical almanac, kukunin mo dito yung date. Anong pitcha tayo kumuha? 24 December. So, may mga ano man to dito, month. So, may month. Wala dito. January. See? So, December na tayo. Dito tayo. December. October, November, December 24. See? So ito yung ano ng nautical almanac. Dito naman sa side na to sa kaliwa, dito yung mga planets: Venus, Mars, Jupiter, Saturn. So yung stars niya. So dito tayo sa Sun, kasi Sun man tayo kumuha. Dito naman sa right side, Sun tsaka Moon. So makikita naman dito yung kukunin natin. So date, month, December, date. Ito yung date niya. Tawagan, days. Itong day, days to siya. Then 8 hours siya, ibig sabihin. So 24, ito yung date natin na kumuha tayo. Tapos kukunin natin yung hours, UTC. It's UTC yan lagi, UTC yun. So ang UTC natin ay 18. Diba? 18 hours. So pupunta tayo sa 18. So ito yung 18 niya. Gamit tayo ng ruler para mas kita. Okay. 18. So, kukunin mo yung value ng sun. GHA. Okay? Sa 24 days, UTC time niya ay 18. So, ito. So, yan yun. Ito yung equivalent niya ng GHA niya. So, meron kang 90.03.3. Tapos, nasa tapat lang din naman niya yung declination. Tignan nyo. GHA declination. So, kailangan man to, di kukunin mo na lang din. So south 23, declination niya ay south 23 24.4. so meron siyang decorrection. Saan nyo naman makukuha yung decorrection? Dito po sa baba yan, decorrection may 0.1. so dito mo lalagay 0.1. okay,